Hello, hello, it's Megan Boney, and for today's video, babalik po tayo sa Roxas City sa Capiz galing Carlos Iloilo. And last night ko na po rito kasi babalik na tayo sa Metro Manila. Tara, rampa tayo! So yun mga misses, advice ko sa inyo mag-overnight na lang kayo sa island tour or sa Carlos mismo bago kayo bumalik sa Iloilo or Roxas City kinabukasan, kasi mga 6 PM na kami dumating from tour, tapos 7 PM yung last trip papuntang Roxas City. Kinaya ko pa naman, kaya lang haggard ako kasi binilisan ko talaga, kailangan maabutan yung last trip sa Balasan Junction. So pumunta ako sa, na-tricycle ako papunta sa center ng Carles, and then from Carles meron akong nakitang tricycle, hinatid niya ako sa Balasan Junction. Ang singil niya sa akin is 150 pesos pero binigyan ko na lang ng 200 kasi naabutan pa namin yung last trip. So yung pamasahe from Roxas, papuntang Roxas City is 99 pesos lang pero parang 100 na rin. So ayan, very thankful ako kasi naabutan ko pa siya. So ito na po sa President Manuel Roxas Municipio to, piyesta nila. So ay, nakakaloka. Ayan, so lumabas ako kasi gusto kong bumili ng food or kung meron man ako mabilhan. And piyesta kasi nila, kapistahan. Sabi merong show hanggang 10 na ata, yung nabasa ko sa online. So try natin kung meron. Ayan, ang kulay ng kanilang munisipyo. Ayan, sa tingin yung mga misis, makulay. And pati yung otulay, umiilaw. Diba? So ayan naman yung munisipyo nila. Tapos, ito yung simbahan. So ayan yung munisipyo. Katabi ng simbahan. Mailaw din paggabi. Tapos ito yung isa, hindi ko lang paano yan. Ito yung fountain sa gitna, tapos meron naman makulay doon. Bongga ng Roxas City. Ang bongga ng Roxas City. So ito naman po yung fountain nila. Pagkakalapit lang actually. Tatawid na tayo. So ito pala yung capital nila kasi ang Roxas City yung parang main ng Capiz. So ito yung capital. So ito na po ang capital nila, oh. Ayan, ang kulay, ang ganda. Parang ito lang yung city na puntahan kung ganyan, yung munisipyo, capital. As far as I remember, sa Manila siguro din, pero ang Roxas kakaiba. Diba? So hindi ko na naipush yung pumunta sa Panay Church. Medyo napagod na rin ako. Tsaka malayo siya sa Roxas City. And pala ko sana mag-tricycle balikan. Pero parang hindi na kaya ng oras. Tapos yung mga pasalubong area, 8 AM pa lang magbubukas. Around 8:25 yung boarding time sa flight ko. So wala ding oras. Hopefully may mga pasalubong sa airport, parang sa Davao. Or usually naman, di ba, mga airport mayroong mga pasalubong. Yun lang, so waiting tayo sa bus. Dito dumadaan yung bus na dumadaan din sa airport. Bye-bye, Alcatraz, tsaka The Edge. May tricycle din, pero try natin yung bus muna.
Ayan, so nag-tricycle na ako pa airport, kahit sa labas lang. Diyan ako bumaba kasi malapit lang naman ang airport. Titingnan nyo. Ayun na yung airport sa dulo. 25 pesos yung pamasahe. So, yung ibang tricycle driver kasi tumataga, lalo pag gabi or pag hindi mo alam yung pamasahe. Ayan, pabalik na tayo sa Manila. Nag-enjoy ako dito sa Capiz. Though marami akong hindi napuntahan, kaya lang kasi okay na lang din hindi mo napuntahan lahat para meron kang dahilan para bumalik. So, pang 39th province ko ang Capiz, and na-experience ko yung life kahit paano, and medyo na-memorize ko na rin yung lugar, yung kung saan ka sasakay, yung mga parang yung geographic kwan niya, mga sakayan. So madali lang siya matutunan. Ayan, early flight ako, hopefully may pasalubong sa loob ng airport. Ayan, so may mga pasalubong din naman sa airport pala. Ayan, ang aga ng boarding time namin. 8:25 na sa online, pero 8 pa lang boarding time na. Ito ang Roxas Airport. Maliit lang siya. So yun mga misis, dito na po nagtatapos ang aking Capiz at Gigantes Island sa Iloilo Tour, and pabalik na ako sa Metro Manila dito. So ayan, marami pa akong isi-share sa inyo, lalo na mag-international trip ako soon. So thank you so much for watching. Until my next vlog, bye for now!